Now, kung meron pong suicide bomber, hindi ko alam kung paano klaseng security check ang ginagawa nila screening. Meron isang suicide bomber na nag-drive dyan sa sasakyan na yan. And then may parating na aeroplano, say 777, palayo lang sa Panginoon, Philippine Airlines o Cebu Pacific. Sino pong gumagawa ng screening doon po sa mga private vehicles na sakay po yung mga VIP passengers ng mga private planes? Who are those people na nag-screen to make sure na itong mga sasakyan na ito ay clear, walang dalang illegal na mga gamit o bomba, etc., etc.? And sino po yung nag-jot down ng mga pangalan ng mga vehicles na yan? And then, another question is, yung pong manifesto ibinibigay po ate in the day before, right? Sa mga authorities doon sa airport. After na may bigay one day before, tulad ng yan sa insidente ngayon pinag-usapan natin, merong gustong sumingit. Diba? Nakapasok ng vehicles. Sino po yung duty at that time? Kasi sinasabi ng PNP, gusto rin nila, meron silang intel report na pinahinto nila yung pag-alis ng aeroplano because they want to board the plane. That's what the PNP said, right? Kaya nga, nagkaroon ng konting kaguluhan. So, kung may intel ng PNP na pinahinto niya yung paglipad ng aeroplano para makaboard sila, then bakit nakalusot sa kanila sa gate lang mismo yung private vehicle na sakay ng mga VIP passengers na pilit na ipinapasok sa aeroplanong yun? Again, going back to my first question, pakilinaw, sino ang nag-i-screen sa mga private vehicles na pumapasok sa restricted areas ng ating mga airport? Thank you for your question, Mr. Senator. Based po dun sa standard operating procedure po namin, si General Manuel Gonzalez po, yung Assistant General Manager for Security, sila po yung nag-handle nung pag-screen po ng mga... Hindi ba dapat yan, ABSICOM? That should be a PNP concern. Kasi malay mo kung mga fugitive yun nandiyan, malay mo kung may mga bomba yung mga sasakyan na dala niyan. Malay mo kung suicide bomber yung nakasakay diyan o yung driver niyan. Sabi kanina, ibabangga lang, pag nasa loob na, ibabangga lang sa nagtitake off, naglalanding na aeroplano, di marami mamamatay. So wala ba tayong ginagawang pag-check beforehand to make sure na yung itong plate number so and so, dapat the day before na may papasok na sasakyan, maghahatid ng VIP sa private jet na sakay, dapat yung the day before, binibet o chinecheck na agad yung sasakyan. Sino may-ari nito? Sino mga sakay niyan? Sino mga driver niyan? Tama po kayo. And then, pagdating ng oras, on the same day, an hour before, another checking na naman. Continuous. And that should involve the ABSICOM. Not the MIA, because MIA, wala ata silang capability pagdating sa security. That's not their expertise. That's the expertise of the ABSICOM because they're trained for that. Not the MIA. Go on, sir. Like to interject? Yeah, thank you, Mr. Chairman. Ako, ang obserbahan ko, maganda naman nag-inspect doon yung security guard. Sinong may hawak ng security guards doon? Yung papasok doon sa GenAB, General Aviation. May mga security guards doon na talagang pinapababa ka, check up yung sakyan. Sino yun? Sa'yo? Or anong ahinsya? Mr. Chair, basically sa MIAA outsourced security guards po yun. So sa inyo nga? Sa inyo? Okay, thank you. Okay, Mr. Chair, makasingit. Dapat hindi blue guard yan. Mawalang galang na sa ating mga blue guard. They don't have enough training and expertise para mag-screen, mag-profile ng mga kriminal. That should be the responsibilities of the ABSICOM, not the blue guards, not the MIA. Bakit nyo pinapahanda sa blue guard? Dapat yung blue guard, mag-inspeksyon lang sila sa mga lumalabas na mga kagamitan, inilalabas o pinapasok ng kagamitan dyan sa loob ng airport, yung para sa mga nagtitinda sa loob ng airport, etc., etc., o para mag-make sure na walang nananakaw ng mga gamit sa airport. Sila mag-check ng mga bag, etc. Pero pagdating sa seguridad, pagpasok ng mga sasakyan sa isang restricted area, that should be the job of the ABSICOM because they're well-trained for that. Bakit blue guard? May I also interject on the same subject? Senator Poy is recognized. Thank you, Senator Tulfo. Mr. Chair, ang nangyari kasi, yung mga pumapasok na sasakyan, hindi
sinecheck yung mga pasahero. Ito yung nakuha naming report noong February 13. Basta lang yung plate number, nakakapasok na kaagad. Mas marami nga ang naghatid kesa yung pasahero mismo. So, di ba dapat pag may pumapasok na ganyan, nililista nyo yung kung sino-sino yung mga yon na nasa loob? Kasi kung may nangyari dun sa loob, at least alam niyo yung mga taong pwede ninyong balikan. Ito yung mga nakapasok dun sa security restricted areas. So, do you have a list of that? Those that may have been there at that time? Madam, may I refer the matter to before you proceed? I think we are now facing into the micro of what happened during that day of 13 February. So we had the general overview. If that's your walkthrough on the how this happens, departure, arrival. Ngayon po focus na tayo dun sa February 13 incident. Maliwanag na yung may istorya na kami nung kung paano pumapasok, although hindi ko pa natanong ilan ba yung gate na pwedeng pasukan aside from Delta Gate o yung mga gilid-gilid nung Royal. Marami pa yun eh. Ang dami mga butas doon na pinapasukan na hindi naman lahat gwardyado yun ng ating kapulisan. So mag-micro na tayo. Doon na tayo sa February 13 incident. So ang tanong ni Senator po, noong February 13, sino yung nakabantay, ano yung mga nangyari? Siguro tuloy mo na yon na Mr. Chong. Thank you, Mr. Chair. Based po dun sa initial investigation po na ginawa ng aming team sa MIAA, may mga pagkukulang po na nangyari. The first one is ang chinek lang po nila is yung driver. Hindi ho yung pasahero o yung mga sakay dun sa mga sasakyan. Chinek ba yung plate number? Yun po, isa pang lapse din po. You did not even check the plate number of the car that entered the airport? Yung bang sinasabi kanina, Senator Estrada, dapat a day before na may papasok na gano'ng sakyan, chinecheck yun agad yung plate number, you run through the system kung ito ba'y sino may ari ng sasakyan na ito, kung ito ba'y matinong tao, hindi. Sorry, Senator Pingoy. Is that how stupid you are? Mr. Chair, based doon po sa information, chinek naman po nila based doon sa approved na list of vehicles that are going inside na iya. Pero dapat a day before, di ba, ininforma naman kayo na may papasok na VIP Poncio Pilato, may dalang ganitong plate number. The day before, nirun through your system sa PNP to make sure na itong mayari sa sakyan ay walang record. Di ba? Hindi yung right there and then saka kayo magagawa ng checking sa plate number. Paano kung yung plate number na yun nakaw pala at yung mga sakay puro mga hoodlums? Mr. Dapat one day before, meron na kayong ginagawa ng checking. Tama po kayo, sa sir. Lahat ng papasok vehicles. Tama. And then po, lastly, would you recommend in this committee na sana magkaroon ng processing center para sa lahat ng VIP passengers sa mga private planes tulad ng nangyari sa mga regular passengers? Meron isang processing center dadaan sa butas ng karayom tulad ng nangyari sa amin. What makes them so special at sila ay pwedeng sumakay sa kanilang sasakyan, Lexus, BMW, Ferrari, diretso-diretso sa aeroplano and then pung, sasampa ng ganun-ganun lamang? Would you agree na dapat magkakaroon na tayo ng processing center for yes, these sir. People? Mr. Chair, tama po kayo, sir. Ang recommendation po namin after this incident is for us to have a one-stop shop processing center po. And the first recommendation that we have is for us to do it sa terminal muna. Exactly. Ideally po kasi sir, sa ibang bansa, what they have is a general aviation terminal. Naka-separate din po yung commercial flights tsaka yung private jets. So sa Asia po, based dun sa na research po namin, parang Vietnam lang tsaka Philippines ang walang general aviation terminal. So therefore, Mr. Chair, I would recommend eto mga VIP passengers, mawalang galang na sa kanila kung sino man kayo, stop na muna yung sasakay sila sa kanilang private vehicles at dediretso sa aeroplano mismo. From now on, they should be processed just like everybody else. Dumaan sila sa process na piniprisk, pinapatanggal sapatos, belt, and nadadaan sila sa immigration booth. Kasi sa ngayon, Mr. Chair, sasakay sila sa kanilang BMW, Ferrari, Lexus, diretso-diretso na agad yan sa aeroplano, sabay-sampa. Wow. Who are these people? Bakit binibigyan sila ng super
VIP treatment. Thank you, yeah. Senator Tulfo. Mr. Chairman, I think we've Mr. taken note of your five recommendations thus far. That's okay, Senator Tulfo. Dami na. Senator Grace Paul. Yeah, Mr. Chair, just quickly. Yeah, I agree with the recommendation of Senator Tulfo to have a separate general aviation security check. Pero alam mo, ang isa pa kasi, yung mga bagahe, ito naman sa customs, na-check ba nila kung anong mga laman na mga inilalagay sa mga general aviation flights, di ba? Kasi pwede dyan kung ano-anong pwedeng ismuggle na hindi natin alam. Alam niyo, Mr. Chair, matagal na yan na pinagdududahan noon pa. Marami tayong mga information na karating noon na itong general aviation ay nagagamit sa human smuggling, drug smuggling, arms smuggling, or yung pag-smuggle ng gold outside of Philippine territory. At posible rin, Mr. President, na Mr. Chairman, na yung mga pasahero na nakalusot without proper check-up or checking ay involved sa whatever activities na pwedeng ikakasasama ng ating bansa. Like for example, o pwede yung mga pasahero na yun na baka involved yun doon sa mga pamamaril doon sa mga, yung mga pugo personalities na nagbabarilan dyan na pwedeng in-smuggle out of this country. Pwede rin yung baka involved yan sa mga kidnapping na nangyayari ng na mga pugo kidnapping dito sa ating bansa. Pwede rin na itong mga tao na ito ay mga operatives ng Chinese intelligence na may ginagawang espionage or ginagawang special operations dito sa ating bansa. Kaya, Mr. President, yung the mere, yung simple na insidente na yon, that will, maraming implications, hindi lang pagbabayulit ng batas, hindi lang pagbabayulit ng ating pwedeng hanggang aabot tayo sa national security, Mr. President, kapag ito'y ating pagtutunan ng pansin. Kaya ako nagpapasalamat sa chairman ng Blue Ribbon Committee sa pagtawag ng kaagarang investigasyon sa insidenteng ito. That's all, Mr. President. Maraming salamat. Thank you, Senator De La Rosa. Senator Rafi Tulfo, for your introductory statement. Thank you, Mr. Chair. I have some things I need to discuss, and then later some questions I need to ask and need to find answers for those questions. For the meantime, ito lang po muna, Mr. Chair. Number one, in my humble opinion, Mr. Chair, I would like to recommend the cancellation or suspension immediately of the license of Globan. Kasi po itong Globan, nakadalawang beses na po ito ng ma-involve sa kalokohan. Una yung sa kaso po ni Dargani, and then ito, for the second time around na naman. Pangalawa, I need to know the name of the videographer if possible. We need to talk to him because he's very important, very vital dito sa investigation. Why? Kung siya po'y bago lamang, then wala na akong masyadong itatanong sa kanya. Pero kung siya'y matagal na, say 1 year ago, then he knows a lot, or she or he knows a lot. Maybe this is a turf war. Maybe nagkaonsehan. Kaya ngayon pa lang siya nag-video. Kasi kung matagal na talaga niyang alam na merong nangyaring trafficking dyan or katiwalian, he or she could have done yung pag-video long time ago. Siguro, nagkaonsehan. But anyway, salamat sa iyo kung sino ka man. Dahil sa iyo, nagkaroon tayo ng ganitong investigasyon, then therefore, magkakaroon na ng kaayusan sa seguridad ng ating mga airport, particularly sa NAIA. And then, I also need to know yung sinasabi kanina ni Senator Grace Paul, Mr. Chair, kung sino yung immigration officer na he was supposed to be off duty at that time and yet nandun siya sa airport. So, we need to know who that guy is. Maybe he can shed light. More lights, if you will, dito sa ginagawa ng investigasyon. And then third, kailangan po
yung seguridad sa airport clearly defined, Mr. Chair, because I see overlapping of functions. Meron tayong MIA, meron tayong ABSICOM, meron tayong Customs, meron tayong CAAP, meron tayong Blue Guard na kanya-kanyang diskarte sa pag-secure ng airport. Sino ba talaga ang dapat pangunahin mag-secure ng airport? Number four, yung pong mga hinahabol, yung last minute na gusto sanang ipasok na pasahero sa aeroplano na hindi po naipasok, anong ginawa ng PNP o ng mga otoridad doon? Did you guys take their names? And who are they? Maybe sila yung mga fugitive na gustong tumakas sa bansa. Maybe tama sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, ito yung mga nangidnap at involved sa patayin sa Pogo. Number five, yung pong aeroplano na sinasabi niya, final destination is Dubai, na hindi pala at yun ay lumipad pa sa ibang bansa. And who are those passengers na kasama sa paglipad pa for another country? I think it's Geneva. Number six, I would like to request, Mr. Chair, to immediately stop yung practice na pinapapasok po ang mga private vehicles, kasama na po dyan yung mga handlers, to stop yung pagpasok sa mga restricted areas. Kasi, Mr. Chair, lahat po ng mga VIP passengers sa chartered plane, pinapayagan po pumasok sa restricted areas. Now, kung meron pong suicide bomber, hindi ko alam kung paano klaseng security check ang ginagawa nila screening. Meron isang suicide bomber na nag-drive dyan sa sasakyan na yan. And then may parating na aeroplano, say 777, palayo lang sa Panginoon, Philippine Airlines o Cebu Pacific. All he has to do is kung gusto siya manggulo, babanggain lang yung aeroplano, sasalubungin. It has to be stopped muna hanggat walang clear guidelines para masiguro na talagang lahat ng mga papasok na sasakyan doon ay well-screened and talagang dapat authorized. Number seven, processing of VIP passengers. Unlike sa ating mga regular passengers, Mr. Chair, dumadaan tayo sa tinatawag na butas ng karayom. Pagpasok ng airport, kinakapkapan tayo, pinahubad yung sapatos natin, belt, empty pockets, etc. And then, bago pumasok sa pre-departure area, another process na naman. Whereas, these VIP chartered passengers, hindi po sila dumadaan sa ganitong klaseng proseso. And this has to stop. What makes them so special? Itong mga VIP chartered passengers. Dapat dumaan din sa butas ng karayom. Dapat magkaroon sa inspection sa kanila. Number eight, processing of passengers. Pinoprocess po yung mga VIP chartered passengers doon po sa aeroplano. Ano pong klaseng gadget ginagamit ng immigration, ng customs, ng quarantine? Cellphone. What the heck? Dapat yan, meron man lang device o gadget o mechanism na hawak nitong immigration na yung device na yon o gadget, movable gadget, konektado doon sa central database ng immigration na real-time, maibabiometric siya at malalaman kung meron siyang hit o wala. Sa ngayon po kasi, Mr. Chair, itinatawag lang sa itong immigration officer, tatawagan niya yung kanyang kasamahan doon sa central. Si Mr. Juan B. de la Cruz, ito yung passport number niya, ito yung date of birth niya. Okay ba siya? Sasabihin doon, okay. Wala siyang hit. That's it. Dapat dadaan siya din sa butas ng karayom tulad ng ginagawa ng mga ordinary passengers. May mga biometrics, picture ng kape, and so on. So, here, I would recommend siguro ma-modernize natin yung ating mga airports. Ang tanong, Mr. Chair, kung nangyari ito sa NAIA na isang medyo modernized na airport, paano pa kaya po sa mamalit na airport tulad sa mga Calibo Aklan, Davao International Airport, etc. And last, but not the least, kayo po dyan sa ABSICOM at MIA, ayos-ayusin niyo pong trabaho niyo. Meron pa nga palang, Mr. Chair, na Blue Guard. Ano ba
ang scope ng responsibility ng mga Blue Guard. Kasi kayo po ang first line of defense, PNP and MIA. Kasi pangalawa na lang po yung immigration. At kung kinakailangan, customs. Ayusin niyo po yung inyong trabaho dyan, PNP and MIA. Ako, personally, matagal na nangyari ito. Salamat again doon sa videographer. Matagal na nangyari ito, kaya lang nagka-onsehan. Kaya lumitaw ito. Salamat at nagkaroon ng konsehan. Dahil kung hindi nagkaroon ng konsehan, hindi nagkaroon ng Bukulan, hindi ma-expose to. Believe it or not. Salamat, Mr. Chair.